Balita mula sa lalawigan ng Abra, nananawagan sina Abra Governor Dominic Valera at Vice Governor Maria Jocelyn Dernos sa pambansang pamahalaan na magpadala ng karagdagang security forces sa lalawigan ng Abra. Ito ay upang pagandahan ang napipintong paglaganap ng election-related violence bago ang barangay at sanggunayang kabataan election. Ang panawagan ng dalawang opisyal sa Abra ay bunsod sa napipinto at tumitinding tensyon sa lalawigan na ibinulot na nangyaring sagupaan sa pagitan ng PNP at armadong grupo sa bayan ng Bukay noong Oktubre 9. Kauna ito, nakikiusap si Governor Valera sa kanyang mga kababayan na manatiling kalmado sa gitna ng mga nangyayang insidente na may kaugnayan sa BSKE. Kinundi na rin ito ang ginagawa ng mga umanoy armadong kalalakihan na kumakatok sa mga kabahayan at pilit na ibinubuyo ang kanilang mga kandidato sa Bangged at Bukay. Hiniling ni Valera sa PNP at AFP na mag-deploy ng karagdagang pwersa sa Abra upang matiyak ang malaya, tahimik, matiwasay at kapanipaniwalang BSKE sa Oktubre 30. Naalarmang opisyal sa pag-atras ng 122 kandidato sa barangay at SK election. Ayon kay Attorney Rachel Belmes, Abra Provincial Election Supervisor, 44 na guro, 13 sa Bukay, 14 sa Pilar, 3 sa Lagayan, 6 sa Lagangilang at 8 sa Bangged ang umatras din na magsilbing Board of Election Inspectors sa nalalapit na barangay at SK election. Para sa Network News, ito si Romy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Balita mula sa Mindanao, bilang paghahanda sa nalalapit na BSKE election at sa patuloy na kampanya kontra Abu Sayyaf Group, isang basilan sa pinaghahandaan ng Joint Task Force Orion na malagyan ng karagdagang pwersa mula sa Armed Forces of the Philippines. Kaugnay nito, mainit na tinanggap ni 101st Infantry Brigade Deputy Commander Colonel Frederick Sales ang inideploy na nasa mahigit sa 1,000 miyembro mula sa 111th and 112th Division Reconnaissance Companies, 18th Field Artillery Battalion at Platoon mula sa 12th Cavalry na pawang mula sa Sulu. Ang mga karagdagang sundalo ay inideploy sa iba't ibang batalyon sa Basilan na tutulong sa pag-secure sa community sa nalalapit na BSKE 2023. Ang malawakang fallout ng kasundalo daluhan sa Sulu ay batay na rin sa deklarasyon ng pamunuan ng Alakdan Division na ISG free na ang buong probinsya ng Sulu. At batay sa intelligence report ng militar, ang Basilan ng kasalukuyang may nagpapatuloy pang banta ng terror attack mula sa mga natitirang Abu Sayyaf Group at ibang lawless elements. Labis naman ang pasasalamat ni Basilan Governor Jim Hataman Saliman sa naging hakbang na ito ng pamunuan ng bagong tatag na Anti-Terror Task Force Orion na pinamamahalaan ni Major General Ignatius Patrimonio. Mula sa kanunahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, Jundi Makutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Hindi umabot sa pagamutan ang driver at isang pasahero ng isang pribadong van matapos nitong makasalpukan ang isang 10-wheeler truck na sa Maharlika Highway sa Barangay Santa Maria, Calawag, Quezon. Batay sa report ng Calawag Police, bandang alas 8 ng umaga na habang tinatahak ng isang wing van truck na minamaneho ito ni Robert Amora Sigador, 35 anyos, ang kahabaan ng Maharlika Highway patungong Bicol Region ng makasalpukan nito ang isang Toyota Hiace commuter na minamaneho naman ni Sahad Latif Murahi, 40 anyos, galing ng Tinambac, Camarines Sur at patungo sana sa Metro Manila. Batay sa investigasyon ng pulisya, bumangga sa kasalubong na truck sa tindi ng pagkakabangga ay malaki ang naging dulot ng pinsala nito. Naipit pa sa unahan ang driver nito na kaagad naman binawian ng buhay. Patay rin ang isang pasahero na nagangalang si Danny Cruz, 60 anyos, at ayon sa investigasyon, nakisakay lang sa nasabing van. Sugatan naman ang isang babae na nakilalang si Sunshine Bandin, 32 anyos, wasak din ang unahan ng nasabing delivery van. Nagtamo naman ng minor injury ang truck driver na isinugod sa St. Peter Hospital na ngayon ay nakakustudiya pa ng Calawag Municipal Station para sa karagdagan na investigasyon ayon sa Calawag PNP Station. Mula sa kanunahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Benjan Chukya, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Balita mula sa Calabarzona, nasa mahigita 800,000 pisong halaga ng ilegal na drug ang nasabat sa isang operasyon na isinagawa sa Cabuyao City, Laguna. Ayon sa report, nasa 884,000
na halaga ng droga ang nakuha ng mga otoridad sa ikinasang buy-bust operation sa apat na drug suspect. Kinilala ng Laguna Police Provincial Office ang mga naaresto na sina alias Amino, Jalila, Normala at Jalil, pao mga residente ng Caramba City, Laguna. Ayon sa mga otoridad, naaresto ang apat matapos maaktuhan na nagbebenta ng ilegal na droga sa pulis na nagpanggap na buyer. Nakumpiska mula sa mga suspect ang isang plastic bag na naglalaman ng hinihinalang shabu, pera na nakakahalaga ng 10,000 pesos na ginamit bilang budal money. Sa kabuuan, nasa 130,000 gramo ang narecover na ilegal na droga mula sa mga suspect na nasa kustudiya na ng Caramba City Police Station at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165. Para sa Kaunoran sa Pilipinas, DZRH, ito si RH35 Renz Belda. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Patay ang 16 anyos na binatilyo ng nabaril sa Rambol sa Barangay Rizal, Palapala 1 sa Iloilo City Proper District. Ayon kay Punong Barangay Noel Suliman, nabaril sa Rambol si alias Mikey na residente rin ng kanilang lugar. Sa pag-imbestiga ng Iloilo City Police Station 1 sa pamumuno ng hepe ng si Police Captain Rocky Jimeno, nag-inuman si Mikey at ang apat itong kaibigan nang nilapitan sila ng 15 binatilyo rin at may nangyaring rambol. Bigla na lang nakarinig ng putok ng baril at nakitang duguan na si Mikey. Dinala ito sa ospital ngunit namatay dahil sa sugat sa tiyan. 25 suspect ang naaresto ng mga polis sa hot pursuit operation. Mula sa Action Radio Iloilo, ito sa ni Grace Bravo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Balita mula sa Negros Occidental, patay ang komprador ng scrap matapos na sagasaan ng sariling truck sa Barangay Mambaroto, lungsod ng Sipalay, Negros Occidental. Ayon kay Police Major Fernando Soblingo Jr., hepe ng Sipalay City PNP, ang biktima kinilala na si Harold Francisco, 45 anyos residente ng Zone 2, Barangay Bakuyangan, Bayan ng Hinubaan, Negros Occidental. Dagdag pa ni Soblingo, nag-malfunction ang preno ng kanyang sasakyan sa nasabing lugar kung saan minabuti na tumalon ni Francisco, subalit ito ay nasagasaan ng sariling truck. Sa ngayon, nasa kustodiya ng Sipalay City PNP ang driver ng truck na si Resdy De La Pina, 34 anyos residente ng nasabing lugar. Mula sa Aksyon Radyo Bacolod, dito sa Rex Cantong, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.